magkakasundo ng magulang at ng mga anak. Dito ay sinasabi sa atin ang napaka-importante ang pagkakasundo. Lalo na nga sa mga magulang at anak. May mga anak kasi na masasabi natin common narating na nila yung kanilang inibigay sa buhay. Isa na eh, ito ang naging dahilan eh, hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. Yung anak, hindi sumusunod sa magulang. Nakalimutan yung ikalimang utos, no? Ano sabi niya, ikalimang utos? Children, obey your parents. Baka dito yung pinaka utos, o oh, hindi yung utos na mayroong pangako. Ang sabi doon, kapag sinunod natin ang ating mga magulang, ang ating buhay ay kakarap. Diba? Siguro, si Danilo yung ano, mga masunod sa mga magulang. Sina nanay, no? Si nanay. Masunod ba kayo sa magulang niya? Diba? So, yun po yung sikreto. Kinakailangan talaga magkasundo ang lahat. So, ulitin ko ulit yung dahilan ng ating pag-aaral sa umagang ito. Sa chapter 1, uniting heaven and earth. Chapter 2, uniting the Jews and the Gentiles. Chapter 3, Paul's calling is our calling. And chapter 4, unity of the church. And chapter 5 and 6, unity of the family, husband and wife, parents and children. So, lahat po ay kinakailangan magkaisa, magkasundo. Para magawa ang isang bagay, no? Kahit saan larangan, mga kapatid, kahit sa paglalaro, sa basketball, no? Na-mention ko yung basketball kasi marami po ang magagaling sa mag-dribble, mag-shoot, pero kapag nawala yung tinatawag natin yung unity, nahirapan silang manalo. Ang pinapanalo lang ng isang game ng laban ng basketball ay nagkakaisa sila. Walang buhaya. Walang pag nakahit ng bola, isi-shoot agad. Diba? Diba? May passing. Kung sino yung may magandang lugar para i-shoot ang bola. So, yun po ang sikreto ng pagkakaisa para tayo ay magtagumpay. Chapter 5, verse 5, mga lipid, magsitalima kayo sa inyong yung ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. At kayong mga Panginoon, ayon din ang inyong gawin, gayon din ang inyong gawin sa kanila at iwan ninyo ang mga pagbabala. Yamang napag-aalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa kanya'y walang tinatanging tao. So ito yung mga itabang, binamitin ko yung kung kayo ay naninibiyan sa kanyang empleyado, talagang kinakailangan sumunod kayo sa mga patakala nila. Para naman ikaw ay magtuloy-tuloy yung asenso mo, no? Maging ayos sa inyong pagkatrabaho, hindi pwede yung angal ka ng angal. Ganon din naman sa mga amo, no? Na kailangan din eh, tratuhin ko sila as in tao. Tao na katulad mo din sa sarili. Sapagkat ito ang sikreto sa pagmula ng Ipanya. So, marami lang po akong nabasa mga istorya tungkol sa pagpapalakad ng hanggang nito. Na dito ay magkinala din yung kapag ang isang empleyado o empleyada ay employer ay nagkakasundo. Diba? Mungan sila. Lagi mo po yung tinatawag natin meron yung profit sharing. No, yung dapat sana yung loob ako nagtatrabaho ko ay yung aking BTS. Yung profit sharing. Kapag ito po kasi pinatupad ng lahat ng company, mawawala na yung mga mangganakaw sa bawat company. Mawawala yung lahat ng kanilang mga problema ay hinain. Kasi itatrato niya na kanya ang company na yun. Kasi nga may pakinabang siya doon sa tinutubo ng kumpanya. Meron siyang share. Diba? Maganda yun eh. Pero bihira po ang gumagawa niya. So ngayon po, alam ko ay ang share companies. Ha? Ngayon po, alam ko na nagbibigay ng tinatawag natin profit sharing. Na kapag sila ay kumita ng malaki, there was a certain amount or percentage according sa inyong performance.
Kaya po alam ko yung aking anak ay nangyari na siya. So, ganun po ang patakal ng siya. Talagang, para magbalik, dapat lang tayo pasalamat. Okay? Ayan. So, ano number one? Uniting heaven and earth. Number two? Uniting the Gentiles and the Jews. Number three, uniting. First calling is our calling. Sabi sabihin, kapag kasundo na natin ng Diyos, ay ano, tayo bilang, tinagap natin sa bilang ating Panginoon, ay ano, tayo ay gagawa na. Yung pagkatawag kay Pablo ay pagkatawag na rin sa atin. So, yun po yun. Number four, uniting the family. Napakahirap po kasi na maglingkod, no? Ang bawa ito ay isang elder sa inyong iglesia. Tapos yung pamilya mo ay hindi mo kasundo. Ano ba parang ano yun? Napakahirap na isagawa mo yung mga panukala mo sa iglesia. Magiging tao, hindi magiging effective. Hindi ka magiging effective sa church. Kasi, malalaman at malalaman ang mga kapatidahan na ganun pala. Ganun pa pala. So, napakalig kasi na bago mo ipangaral ang salita ng Diyos, bago mo ibahagi, kinakailangan sa pamilya mo upang ma-develop yung unity ninyo. At bakit? Kahit na hindi kayo magsalita, kahit na hindi kayo makakal, mayroon maniniwala sa inyo. Sapagkat bilang na anak ng Diyos, ginawa mo yung tungkulin mo. Okay? Magkakasundo kayo. And, so verse 10 ng chapter 6, sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Paano tayo magpakalakas sa Panginoon? Sabihin na kanyang kalooban. Verse 11, maragbis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga dalang ng Diablo. Ano ba itong sinasabi ko? Maragbis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga dalang ng Diablo. Verse 12, sapagkat ang ating pakikipagbaba ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kamangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga damong kaitaasan. Sa palagay niyo, bakit ito sinama ni Pablo? Ano ang kanyang gustong puntuhin? No? Siyempre, sinama niya ito, ang ating dobong pakikipaglaban na hindi naman sa bawat isa sa atin, di ba sabi? Ang ating pakikipaglaban ay laban sa anak saan? Sa mga kadiliman, sa mga kapangyarihan, sa kaitaasan. Sino pinabagin niya? Laban sa mga kasamaan. Hindi sa ating kapwa, mga kapatid. Kasi, mahirap talaga ang pagkasundin kapag meron ka nalalaman na ito pa lang aking kapatid, kalaban ko. Ba, kalaban ko sa posisyon. Parang sinasabi mo na hindi ko siya susuportahan. Kasi pagsisuportahan ko, baka malamangan niya ako. So, nasaan ang pagkakaisa doon? So, nawawala yung tinatawag natin pagkakaisa. Kasi ang ating pakikipagbaka ay hindi sa aking kapwa. Hindi sa tabi mo. Hindi sa asawa mo. Sabi sa atin sa verse 13, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y mga natagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Kasi nga, nilakikita si Pablo may darating na kasamahan. Verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluri ng katwiran. So, yung kanino, yun daw yung kasama din sa baluti. Ano sabi? Yung sakbat sa baywang. Verse 15, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan
Verse 16, bukod dito ay taglay ninyo ang palasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng na nagniningas sa sibigin ng masama. Verse 17, at magsituha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tapak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Okay. So dito ay kaya sabi natin, ano yung una na dapat natin igayak sa ating ganawan? Belt. No, yun sa bayo natin, belt of truth. Dapat taglay natin yung katotohanan na sa atin. Number two, breastplate of righteousness. Kaya kailangan taglay din natin yung katwiran. Number three, shoes of the gospel. Ano ba yung sapatos ng gospel? Huh? Yung katotohanan. Number four, shield of faith. Dapat talagang taglay natin yung meron. Kung baga sa isang sundalo, no? Kaya nga lang mga tula tayong PowerPoint. Ito po inihang tulad sa isang sundalo na taglay niya lahat ng mga shield o yung kanyang protection. Number 5, helmet of salvation. So, lima po yung 1, 2, 3, 4, 5, yun po yung ating kalasay. At number 6, yung sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Wala iba kundi ang salita ng Diyos. Kapag ito raw ay lagi natin binabasa at isinasa sa puso, isinasa sa kabuhayan, dumating man yung tinatawag natin mga pagsubok sa ating buhay, yan ay magiging baliwala. So, pagkatan sa atin yung pinakamatibay na sandata ng salita ng Diyos. Verse 18, napagsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at dahil sa buong panahon at mga kuyad sa buong katiyagaan at dahil sa napapagpon sa lahat ng mga nanay. Kaya ginagawa ko natin sa mga kapatid, dito palagi yung paulit-ulit sila sabi sa atin na napaka-importante ng panalangin. Hindi mo po pwede masabi na o ikaw ay halimbawa, sabihin mo sa iyong sarili, nabasa mo na ang Bible, napag-aralan mo na, na-master mo na, sabihin natin na-master mo na. Pero kapag wala kang panalangin, ay mo kung na-observe din niya sa iyong sarili. Pag wala panalangin, di ba, kanisan, may dumarating, agad niya, nakakalala mo, ay, di wala kang panalangin kanina. Marami po akong mga testimony na narinig tungkol dyan. No? Mga kapatid namin, na kaya naman sila na aksidente. At sapagkat umalis sila ng bahay, hindi ba na sila napanalangin. Tawag po natin kami lumutan. Na kung magpapatibay sa atin, wala iba kundi yung laging pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Meron nga na isang kwento na magkapatid, no? Ay magkapatid sa pananampalataya. Actually, may kilala ako, na personal kong kilala, na sa haba ng panahon, sila po yung matatanda na, naging matanda sa iglesia. Pero sa kain po sa akin na rin sinig ay, ang magkapatid niya yun ay, talagang magkagalit. Makasama silang sumisimba sa simbahan, ang mga elder sila, ang mga tungkulin sila sa iglesia. Ano pa ninyo ang saklat? Namatay, namatay yung isa. Parigay ninyo, maganda yun? Kung sa inyo. Kasi meron kong mga bagay sa mga ito na pagkaminsan ay nasasabi yung isang tao na hindi ba niya akong mapunta sa impyerno kung ikaw rin lang ang aking mga kasama. Ano ba pala nung pati mga kasama? Akala niya makapunta siya sa langit. So napakalaga talaga na sa ating pagiging Kristiyano na pangyayari yung pagiging masunurin at yung lagi tayong mababa, yung humble. Di ba rin lang tayo ay masaktan? Meron pa nga dyan na ano eh. Kayo ba, sa inyo ano, katanggay kayo, pero huwag nyo na sa lupay. Sa isip nila lang. Hindi ba napakahirap kapag ikaw ay let's say, pupunta ng araw ng Sabado isimba ka. Meron kang tinataglay na sa manandaw sa iyong kapwa. Maraming pong nangyayari din yan. Tandaan po natin, hindi po tayo lumalago sa katagalan ng panahon. We don't grow with times.
Narin sabihin natin, ako'y matagal na sa iglesia ito. 58 taon na ako ng dentist. Hindi ko natin pwede ito. Hanggang hindi ka talagang nabibihisan ng bihis ng isang Kristiyano. Kasi mabuti pa sa iyo ito eh, yung baguhan na talagang tunay na nakakilala sa Panginoon. No? Ikaw na hindi tumatanda ng pagod. Tawag po kasi doon sa mga taong gano'n na sabihin natin, nakakalugod niya ako, pero yun po yung matatawag natin sa kanila. Tumatanda sila ng pagod. Okay? Napita po tayo matapos. So, ito, last slide na lang po ito. Napaganda po na sinasabi rito sa atin ni Mrs. White. Sa Review and Herald, verse 22, 1887, paragraph 7. Walang pinatatakutan si Satanas ng sobra kapag ang bayan ng Diyos ay hahawiin ang daan sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bawat sagabal. Ano daw po yung mga sagabal na yun? Yung pagkakaalitan, hindi pagkakasundo. Pag ito po ay hinawi natin. Upang ang Panginoon na ibuhos ang aming espiritu sa nangangulupay-pay at di nagsisising iglesia. No? Pag hindi rin nagsisising iglesia. Kung meron bang paraan si Satanas, ay wala nang nalalabing pagbibigli. Malaki o maliit, sa tapusan ng panahon, subalit hindi bigit sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Posibleng maiwasan, malabanan natin ang kanyang kapangyarihan kapag maihanda na ang daan para sa Espiritu ng Diyos ang pagpapala ay darating. So, ibig sabihin, ito yung simula. Kapag tayo po ay nagkaroon ng unity, lahat ay napagkasundo natin, ay parang hinahawi natin ang daan para ang banal na Espiritu ay pumasok sa atin. Walang pag-aaral talaga ang pangalan. Yun ang kinatatakutan sa mga. Nang tayo na magkaroon ng pagkakaisa. Ito yung isang bagay na ayaw na ayaw na. Kung kaya nga, iminito na lahat ng ganyan. So, tayo po ay tinatawagan ng Diyos sa araw nito. Nating tanggapin siya bilang nating tinatanggitan. At tanggapin natin ang kanyang amo. Kung tayo man ay meron pang halita ng mga sama ng loob sa aming kapwa. Diba? Eh siguro ito na yung panahon para atin ang kalimutan niya. Mayroon kasing mag-lingkod sa Panginoon kapag tayo ay meron pinapagay na sama ng loob. I hope wala dito at iglesia nito. I hope ang iyong pamilya kayo ay nagkakasalo. At kapag nangyari yung mga kapatid, umaasa ko, ako, na ang iglesia nito ay magmula ngayon, ay magiging maunlad, sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay palagi ang mga. Basta kasi, parang ang hirap magpatawad sa aking kapwa. Parang, kasi, nagkakamali tayo, hindi namin ko kanina ang ating pakikipaglaban ay hindi sa lupang ito. Ang pakikipaglaban natin ay para laban sa mga kasamaan sa kahit asal. Ibig sabihin, yung mga pakanan ng Diablo. Wala pong dahilan na tayo ay mag-away-away. Hindi lang po ay hindi. Na ano, isang halimbawa mga kapatid. Ang kami sa kasay talagang kahit na paano yung gawin natin ay sumasama pa rin ang loob natin, no? Minsan, wala sa iyo ang diferensya. Sabihin na natin wala sa iyo ang diferensya. Nasa sa kapatid. Pero alalahanin pa natin na dapat sundin natin ang Panginoon. Ang sabi ay, ang ating pakikipaglaban ay hindi sa mga narito sa lupa. So, ibig sabihin, hindi sa ating kapwa. Kinakailangan matutunan natin ang pagpapatawad. Kasi ilan lang po ang paraan eh. Para mahalin natin ang ating kapwa. Kasi kung hindi mawawala sa iyo,
parang sinasabi mo na hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya kayo sa Diyos. Sana mga kapatid ay nakukuha niyo yung ibig mo sa Diyos. Hindi ba rin na ikaw ay magawa ng masama? Makakagawa ka rin ng paraan. Para ang kapatid na ikaw na gumawa sa iyo ng masama ay maliwanaga. Pare po, ikaw yung ginagamit ng Diyos para siya ay makakilala sa Diyos. Mali mo na ito yung paraan para siya ay marumbari. Huwag nating gantihan ng masama ng masama. Nasabi, kung tayo dito ng bato, ay ano, gantihan natin pinapay. Pero huwag din luma, 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 huwag din simula sa family, sa tahanan, sa iglesia, palagay po madaling matatapos sa gamay. At makakauwi na tayo sa langit na bayan. Magandang araw po at happy Sabbath sa inyo. Thank you.
tayo na yung pinakalansan sa umaga ito. Tulay na wala kayong gagawin kundi kami ay pagkaisahin at pagkasundin. Sapagkat pati ninyo na ito yung tali naman upang ang inyong daway sa lupang ito ay lumago at higit sa lahat. Marami pang mga tao ang maangay sa iyong banyang harapan. Nawa, sa aming pinag-aralan, ito'y masilbing gabay namin sa aming pamumuhay Kristiyano. At kami, sa ngayon ay mananatiling sa inyo kapagkat binigyan niyo kami ng pasakataon upang gawin ng iyong mga nakalawa. Kaya po, bayan ng Diyos, panggapin niyo ang mayamang basbas ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu, ngayon at magkakailanman. Amen.